Isa siya sa itinuturing noon na pinakamahusay na player ng makabagong henerasyon ng Philippine basketball. Siya rin ang nagmamay-ari ng pinakamahal na kontratang naibigay ng isang team sa isang manlalaro sa kasaysayan ng liga. 6-time PBA champion, 9-time PBA All-Star, 2-time best player of the conference, 1996 All-Star MVP at ang 1998 PBA Most Valuable Player. Siya po si Kenneth Celera Doremdes o mas kilala sa tawag na Captain Marvel. Siya naman po ang kikilalanin natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. At sana ay napanood mo na din ang iba pang mga dating manlalaro na atin na ding naitampok. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. Si Kenneth po ay tubong Marvel South Cotabato at noong high school ay naging varsity player ng Notre Dame of Marvel Colts. Una itong gumawa ng pangalan noong siya ay naglaro para sa Adamson University kung saan naging kakampi pa nga niya sina Marlo Aquino at EJ File. Dito ay muntik na niyang madala sa kampiyonato ang eskwelahan, nga lang ay natalo sila sa koponan ng FEU na may Vic Pablo at Johnny Abarrientos. After ng kolehiyo ay tumulak naman ito sa amateur league at naglaro para sa team ng Burger Machine kung saan siya ang itinanghal na Rookie of the Year at sa tulong niya ay napagkampiyon niya pa ito. Sa mga panahon ding ito ay napabilang siya sa ating national team na lumaro sa Asian Games na binubuo ng mga players mula sa professional at amateur leagues. Matapos ang 2 taon sa PBL ay tuluyan na itong umakyat sa PBA at swerte namang nakuha ng sikat na koponan noon ng Sunkist Orange Juicers bilang kanilang 3rd pick overall. Sa team na ito ay nakasama niya sina Nelson Asaitono, Boy Beats Victoria, Bonel Balingit at naging backup siya ng star player nilang si Vergel Meneses. Sa kanya pa lamang unang taon ay back-to-back championship na agad ang kanyang natikman. Ngunit dahil sa pagkakaparehas ng posisyon nila at laro ni Meneses ay na-trade ito papuntang Alaska kapalit naman ni Dwight Lago at Boyet Fernandez. Tila isang blessing in disguise ang nangyari dahil sa nangangailangan talaga ang koponan ni Team Co ng isang slasher at pupuno para sa shooting forward position, bagay namang akmang-akma sa laruan ni Doremdes. Pagdating na pagdating ni Kenneth sa Alaska ay agad itong napasama sa kanilang starting five at naging maganda ang kanyang blending sa triangle system nila. Dito ay nakasama niya ang big three ng team na sina Jojo Lastimosa, Bong Hawkins at Johnny Abarrientos. Taong 1998 ay tuluyan nang bumulusok ang kanyang karera at naging sky is the limit, ika nga. Nakuha niya ang best player of the conference ng Commissioner's Cup at sa pangunguna niya ay 2 kampiyonato ang kanilang napanalunan. Siya din ang itinanghal na most valuable player ng taon na iyon at bukod dyan ay nagkamit din siya ng medalyang tanso bilang kasapi ng ating Centennial team. Nagpatuloy naman ang maganda niyang performance ng mga sumunod na taon at unti-unti nga ay siya na ang naging mukha ng prangkisa. Ginulat niya din ang mundo ng basketball nang mabigyan siya ng 48 million 8-year contract na pinakamalaki at pinakamahal na kontrata sa kasaysayan ng liga. Dahilan naman upang tanghalin siyang richest PBA player noong mga panahon na iyon. At minsan pa ay napasama siya sa ating national team kung saan isa siya sa mga naging leading scorers nila. Nga lang ay bigo silang masungkit ang medalyang ginto. Taong 2000 naman ay siya ang pinakabatang manlalaro na napasama sa listahan ng 25 greatest PBA players. Isang karangalang nararapat lamang para sa kanya. Nang unti-unti na ngang mag-alisan ang mga veterano ng Alaska at mapalitan ng mga bagong manlalaro ay sorpresang na-trade ito papuntang Santa Lucia, kalakip ang nauna niyang kontrata at kasama din ang isang future pick. Dito sa kanyang bagong koponan ay naging kakampi niya sina Dennis Espino at nakipag-reunion sa dati niyang kakampi noong college na si Marlo Aquino. Nga lang ay never niya itong napagkampiyon at madalas ding nasa sideline dahil sa mga injuries. Tumagal din ng 5 taon ang pamamalagi niya dito
Bago sa edad na 33 ay na-trade naman papuntang Coca-Cola Tigers. Dito ay 2 taon lamang siyang naglaro bago itinilagang head coach ng Koponan na tumagal din ng ilang taon. Ito na rin ang naging hudyat ng kanyang pagre-retiro sa paglalaro ng basketball. Sa kabuuan po ay mayroon siyang 14 taong karera sa PBA, 6 na kampiyonato, 2 finals MVP, 2 best player of the conference award at 1 season MVP. After magretiro sa paglalaro ay kinuha naman siya ng kanyang alma mater na Adamson University upang pangunahan ang kanilang men's basketball team sa UAAP. Nga lang ay agad din siyang napalitan ng kasunod na taon. Sa ngayon po si Kenneth ang nagsisilbing commissioner ng ligang MPBL at madalas din nating siyang makitang lumalaro sa mga PBA Legends Foundation Games. So yan po ang naging kwento ng buhay basketball ni Captain Marvel Kenneth Duremdes. At kung may nais pa kayong maitampok sa mga susunod nating videos ay i-comment nyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin at sasagutin isa-isa. Manatili pa rin pong naka-tune in at mag-subscribe dahil bukas sa ganap na alas 3 ng hapon ay may isa na naman tayong retired PBA player na kakamustahin. Until next time!